Musta po sa inyo? Tago niyo na ako sa pangalang Roldan. Gusto ko lang sana magbahagi ng kwentong katatakutan. Nangyari po ito nung pauwi na ako galing sa work. Siguro mga alas 10 na rin ng gabi. Medyo late na rin po kasi nung tayo makarating ako sa destination ko at medyo pagod na. Naisipan ko na lang sana bumili ng pagkain kung saan man meron pang bukas na karinderya. Ayaw ko naman kasi magluto pa. Nakakatamad kaya at mahaga pa bukas ang pasok ko. Napagdesisyonan ko muna mag-withdraw ng pera sa ATM para panggastos bukas. Meron kasi malapit na ATM sa 7-Eleven convenience store sa binabaan ko. Yun na nga po, naglakad na po ako papunta sa ATM machine. Meron naman mga lanyala na tao sa paligid, yung manong na nagtitinda ng balot at penoy, then yung cashier sa loob ng 7-Eleven, at ang babaeng nakatayo malapit sa entrance ng bangko. Siguro naghihintay ng sundo, naka-uniform pang work. Sa palagay ko, nasa 20 plus na edad ang babae. Napangiti na nga lang ako kasi overdo ang kilos. Para siyang inaantok na nakatayo. Baka sa sobrang pagod. Haha, medyo relate. Kasi minsan yun ako pagtangali sa work. Yun na nga, nakalapit na ako sa ATM para makawidro na. Pero bagay ako pa rin sinusulyapan ng babae. Na-curious kasi ako kung ano tsura niya. Baka matipuan ko. Single kasi ako. Alam mo na, baka makadiskarte at makapagkilala. Ganun pa rin siya, parang inantok. Mga 6 feet rin layo niya sa akin mula sa ATM machine. Lumabas na yung perang winidro ko. Then binilang, siyempre baka kulang. Napansin ko na palapit siya sa ATM machine kung saan ako nakatayo. Pero parang may mali sa babae. Medyo paikaka siya maglakad. Naisip ko, di talaga siya inaantok. At nang time na ilalagay ko na yung pera sa wallet ko, nang biglang, "Tulungan mo ako. Kailangan ko makauwi." Nagulat ako sa babae, kitang-kita ng dalawa kong mga mata na duguan ng mukha nito at may butas sa noo. Sa gulat ko, napatras ako at napalayo papunta sa magbabalot. Sa sobrang gulat at takot, napasaklolo ako. "Kuya, tulong! May babaeng duguan! Dalhin natin sa ospital!" Nagulat rin siya sa akin at lumingilungon. Ang sabi niya, "Saan yung babae? Wala naman ako nakikita. Kanina ka pa dyan mag-isa." "Ha? Ano mag-isa, kuya? Ayun siya, oh." Nanlingunin at turo ko sana yung babae sa ATM. Gulat at kinalabutan ako. Bigla at nilamig nung time na yun. Di ko maintindihan. Wala na siya dun. Ang sabi ni Manong, "Huwag mo nga tinatakot. Mas takot ako sa buhay kaysa sa kaluluwa. Kanina pa kita pinagmamasdan dyan sa ATM machine. Ito balot. Baka sakali mo wala takot mo. Jesse, 8 pesos lang." Namputya naman, oh. Nabentahan pa ako nung wala sa oras. Sabi ng isipan ko, ayun, napakamat na lang ako sa ulo ko. At napagdesisyonan, bumili na ng fried chicken sa 7-Eleven. Kasi meron na rin kasama yun na kanin. Hindi na rin ako mapagod magluto. "Sir, isang order nga ng 2 pieces ng fried chicken with rice at isang mineral water." Ang sabi ko sa cashier, naguguluhan pa rin sa nakita ko sa ATM. Nang biglang sinabi ng cashier, "Sir, nakita ko rin yung babae kung minsan nakatayo malapit dito sa labas ng store at sa harap ng bangko kung minsan palakad-lakad at paika-ika. Hindi naman siya nananakit. Nabalitaan ko meron daw pinatay at pinagnakawan dito. Mga 2 months ago, bali kasi sir, mga almost 2 months na rin ako dito. Yung nauna sa akin, nag-resign na dahil sa pobya. Sa krimen na nangyari nun. Tulad mo rin ako, malakas ng pakiramdam sa mga bagay-bagay na ganyan." Di ko na alam kung ano at paano ako mag-react noong time na yun. Nagpasalamat na lang ako sa cashier at kinuha na lang yung order ko. Nung malayo na ako sa 7-Eleven, nilingon ko ulit at naninag ko ang babae na nakatayo ulit sa labas ng 7-Eleven. Wala, binisan ko na lang ang lakad ko pauwi ng bahay. Grabe lang, hanggang ngayon naalala ko pa rin ang mukha ng babae hanggang sa pagtulog ko.
Magandang araw sa inyo. Tawagin niyo na lang akong Makmak. Nais ko lang magbahagi ng nakakakilabot na karanasan. Ako po ay isang regular na empleyado sa isang telco company sa bandang Novaliches. Ang trabaho ko po ay taga-report sa aming boss na mga tauhan sa PID kung ano na ang mga natapos nilang mga trabaho. Stay in din po ako sa bahay na iyon kasama pa ang ibang mga katrabaho ko. Ngunit sila nasa in sa labas, tagakabit ng modem para sa internet. Kaya madalas ay ako lamang mag-isa sa bahay at the same time opisina na din. Sa araw-araw, paulit-ulit lang naman ginagawa namin. Kaya halos sanay na din sa ganun sitwasyon na madalas mag-isa sa bahay. Medyo komportable naman dahil ilang buwan na rin ako nagtatrabaho dun. Ngunit sa pagkakataong ito ay may kakaiba palang magaganap na labis na magpapataas sa aking mga balahibo. Alauna noon ng tangali, katirika ng araw, sobrang pawis ko noon dahil wala naman aircon sa opisina at wala din kahangin-hangin sa labas. Katatapos ko lang kumain ng panangalian noon. Tulad na nakagawian ay tutok lang ako sa harap ng computer para mamonitor ang mga accomplishment report ng bawat team sa field. Sa hindi inaasahan, nang biglang sumara ang pinto na umagaw sa aking atensyon, sa lubos na pagtataka ay dali-dali kong pinuntahan ang nasabing kwarto. Doon kami natutulog ng mga kasama ko. I-check ko sana baka may nakasalisin na sa akin na masamang loob. Ngunit wala. Walang tao sa loob. Wala din hangin upang magtulak ng pinto. Binuksan ko muli ang pinto ng nasabing kwarto. Nakagawian ko na kasi na bukas yun. Dahil kapag malakas ang hangin ay doon dumadaan para kahit papano ay mapawi ang init sa loob ng bahay. May katabi yun na bodega. Doon lahat nakatambak ang mga gamit na dinadala ng bawat team. Bumalik ako sa harap ng computer upang ipagpatuloy ang aking trabaho nang maya-maya pa ay. Sumara na naman ang pinto ng napakalakas. Muli ay pinuntahan ko ang kwarto at tulad ng inaasahan ay walang tao. Wala ding hangin. Tumayo ang aking mga balahibo. Kunwari kumanta ang tapa ko para mawala ang aking takot. Nung kinagabihan ay nakauwi na ang mga kasama galing sa field. Ang unang dumating ay si Berto. Tulad na kagawin ay lagi silang nangangamusta bago mag-report. O pare, kamusta naman mag-apon mo dito sa bahay? Okay ka lang ba? Okay lang naman. Medyo kakaiba lang ngayong araw. Paano kakaiba? Teka, kumain ka na ba? Parang namumutla ka. Baka gutom lang yan, pre. Oo, tapos na pare. Pre, wala ba kayong nararamdamang kakaiba dito sa bahay na ito? Nung pagkarinig pa lang ni Berto ay nag-iba na ang timpla ng kanyang mukha. Biglang naging seryoso. Huwag kang magugulat sa sasabihin ko ah. Meron tayong kasama dito sa bahay na hindi natin nakikita. Kahit kami, nararamdaman din namin yan minsan. Ngunit dahil sa tagal na namin dito, nasanay na din kami. Gusto man namin umalis, mahirap maghanap ng trabaho sa panahon niyo yun. Lalo't wala ka pang matas na natapos. Pasensya na, hindi namin agad sinabi sa'yo dahil iniisip namin na baka matulad ka din sa isang taga-report na pinalitan mo. Bakit? Ano ba nangyari sa kanya? Umalis na siya sa trabaho. Hindi niya nakinaya yung mga naramdaman niya at nakita sa bahay na ito. Dahil dun, naisip namin na kapag malaman mo, umalis ka din at mahirapan na naman kami makahanap ng kapalit mo. Nakita? Anong nakita niya? Nakikita mo yung isang kwarto na yan na ginawa ng bodega. Tanghali din noon, mga alauna. Ganyan din nangyari. Pero siya, nakita niya yung bata na tumatakbo papasok ng bodega. Lalong nagtaasan ang mga balahibo ko sa narinig ko na yun. Tinatnan na lang namin siya na nasa labas nun at iyak ng iyak na tila wala sa sarili dahil sa nangyari. Babae siya, kaya siguro di na napigilan yung emosyon nung mga oras na yun. Kaya ayun, umalis kinabukasan. Nakwento din sa amin ng may-ari ng bahay na ito na meron talaga nagpaparamdam sa bahay. Meron daw dating mag-ama na namatay, bata pa daw yung anak ng lalaki. Di na nakwento sa amin ng may-ari kung ano talaga ang dahilan ng pagkamatay ng mag-ama.
Labis akong natakot at hindi makapaniwala na narinig ko ang mga sinabi ni Berto. Kahit hanggang ngayon na habang sinusulat ko ito ay di ko pa rin mapigilan na kilabutan. Nag-iwan din ng maraming katanungan sa isip ko na kung ano ba talaga ang kinamatay ng mag-ama at bakit kadalasan ng tanghali nagpaparamdam sa oras ng alauna. Kamusta po? Karimdan Horror Stories. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Aldrin. Ang cute po ng animation nyo. Sana makagawa pa kayo ng marami. Aapit pa nyo na po ako since napalit ko yung kwentong alauna. Gusto ko lang i-share sana itong nakakakilabot kong karanasan. So, nagsimula po ito noong taong 2005. Noong panahong usong-uso pa ang kursong nursing na halos lahat ng bagong graduate ay iyon ang napiling karir. Wala eh. Miski ako, nakiuso na lang. Na alam ko naman sa sarili ko na ayaw ko ang kursong napili ko. Sa Ulpo Hilltop, QC po, ako nag-aral noong mga panahong iyon. E regular student ako, kung saan-saan ako pumapasok na room para pasukan ang mga subject na na-enroll ko. Hindi tulad ng mga regular student, sa isang room lang sila na halos magkakasama at magkakakilala. Meron naman mga irregular student na tulad ko. At sila ang naging kabanding ko noong mga time na yun. Sina Nika, Luke, at Noah. Katatapos lang ng subject namin sa Anatomy and Physiology Laboratory. Yung subject na yun ang tungkol sa kung paano nag-work ang human body. Yung naalala ko yung kinukumpara namin yung bahagi ng palaka sa tao. Nag-dissect kami noon, medyo kaawa nga ang mga palaka na yun. Dinissect ng buhay at binalatan. Need kasi namin ma-figure out at makita mga part ng muscle at laman loob ng mga palaka. Simulan na natin ang main story. So, ito na nga yun. Pagkatapos ng aming klase, mga alas 3 ng hapon, napagdesisyonan muna namin mag-banding ng magkakaibigan at napag-usapan ang... So guys, ano plan? Gagawa ba tayo assignment? Nakakatamad naman kasi ang assignment, wala bang iba? Jamming na lang kaya tayo, nang maaliw naman, kaya stress rin ang mag-study. Gusto nyo ba ng bagong trip? Alam nyo ba yung Ouija board? Tara gawin natin. Paliwanag ko rin sa inyo ang mga rules ng orakulo. Diba, ayun yung instrumento kung paano makontak ang mga espirito sa ibang dimension? Ay, katakot naman. Huwag na natin tuloy. Dahil sa curiosity ko naging interesado ako sa mga nasabi ni Noah. Gusto ko malaman kung paano yun nag-work. Namili pa kami kung ano ang gagamitin naming medium. Baso ba or barya? Meron kasama daw dati yun. Planchette ata tawag doon. Kaso nawala na. So ang napagdesisyonan, yung baso na lang ang gawing medium. Pero nagdasal muna kami bago yun ituloy. So bago natin ito sumulan, sabihin ko muna ang mga rules na dapat natin gawin. Pwede kasi tayo maka-invite ng evil spirit. So sure na guys, tutuloy natin ito. Wala nang atrasan. Una, dapat full attended tayo sa baso. Never na never ito na iwanang walang nakapatong na daliri sa baso. Sa lahat ng oras, hanggat hindi pa natatapos ang session, siguraduhin nakapatong ang daliri natin dito sa baso. Pangalawa, huwag na huwag subukang pagawin ng ingay ang bisita. Para malaman ang presensya nito o iimbita malapit sa inyo dahil hindi natin alam ang intensyon o kayang gawin nila sa atin. Pangatlo, huwag hayaang papuntay ng baso sa A from C o 1 from 0. Mas mabuting pabante o patras kung tatanungin natin ito. Kasi pwede silang mag-cast ng spell at sumanib sa tao. Pang-apat, kung mangyari ang nabanggit sa pangatlo, itigil ang session at magsalita ng paalam. Dito na matatapos ang usapan at hayaang sumagot ito ng paalam para magkaunawaan na wala nang susunod na tanong o sagot. Panglima, huwag subukang gawin ang mga bagay na ito sa sementeryo
Ang mga patay, hindi gusto maistorbo. Di mo naman gustong may tatawag sa pangalan mo sa kawalan, diba? Pang-anim, huwag ayaang gumuhit ang baso ng hugis wala na bilog. Ito ay pwedeng magkas ng spell at pwedeng makasanib sila sa katawang tao nang tumawag sa kanila. Pag nangyari yun, itigil at mamaalam at hintayin ang sagot ng bisita. Pang-pito, kausapin ng may respeto. Pang-walo, mas madali sa kanila ang sagot na oo o hindi. So kung tatanungin, ay mas maigi ay yung ganung klaseng tanong. At tanungin din sila kung sila ba'y mabuti o masama. Pero huwag kang paninlang, pwede silang magpanggap na mabuti. Huwag mag-alala, kadalasan ay mas marami ang mabuti kaysa masama. Pangsyam, maganda ng panulat at papel nang may detaling mabuti ang mausapan na naganap sa orakulo. Pangsampo, magpaalam at tapusin ang usapan na naganap sa session at hintayin ang sagot nito. Parang katulad lang yan ng kausap mo sa chat o telepono na need magpaalam para tapusin ang usapan bilang pagrespeto. Paalala lang, hindi ito isang laro. Isa itong uri ng orakulo. So mag-ingat ang bawat isa. So inumpisa na nga namin ang orakulo. Si Noah ang taga-tanong at si Nika naman taga-sulat. So bali kami ni Luke ang taga-bantay sa baso. Hindi kasi pwede mawala ang mga daliri namin habang nagaganap ang orakulo. Medyo nakakakilabot na nga ng time na yun. Pero posidido kaming ituloy ang orakulo. Meron bang gustong makipag-usap sa amin dito? Sumagot lang ng oo o hindi. Naghintay rin kami pero walang sumasagot sa tanong ni Noah. Medyo nagkatinginan na lang kami nila Nika at Luke. Medyo seryoso na kasi si Noah. Seryosong naghihintay sa sagot. Nagtanong muli siya makalipas ang kalating oras. Meron bang gustong makipag-usap sa amin dito? Sumagot lang ng oo o hindi. Nang di inaasahan, may mabigat na presensya na dumaloy sa baso at gumalaw papunta sa oo. Nagkatinginan muli kami nila Nika at Luke kasi nga nagulat kami at kinilabutan. Si Noah wala lang, parang sanay na. So ito na nga, hinihintay namin, nangyari na. Nagtanong muli si Noah. Isa ka ba sa mabuti o masama? Sumagot ng oo kung mabuti at hindi kung sa kasamaan ka. Maari ba naming malaman ang iyong pangalan kung mararapatin lamang? Gumalaw ang baso at dali-daling nakaabang si Nika para isulat ang mga detalye. Malumanay na gumalaw ang baso at ang nabuong pangalan ay Maria Leonora. Ipagpaumanhin ang aming pag-istorbo. Malayo ka ba sa amin? Sumagot ng oo o hindi. Masaya ka ba kung saan ka man naroroon? Sumagot ng oo o hindi. Kinalulungkot namin ang nangyari sa'yo. Makakatulong ba ang dasal, panalangin, para sa iyong katahimikan? Sumagot ng oo o hindi. Ngayon, dito na matatapos ang usapan na ito at ipagpamanhin ang aming pag-istorbo. Aalayan ka namin ang dasal. Hinihiling namin ang iyong kapayapaan para sa iyong kakatahimik. Namamaalam na kami at tinatapos na ang orakulong ito. Sumagot lamang ng paalam kung wala ka nang naisabihin at hindi kung meron man. At doon na namin tinapos ang orakulo. Nakakaba at nakakapangilabot kasi hindi mo alam kung sino ang kausap mo. Pagkatapos ng orakulo, tahimik lang kami nila, Nika at Luke. Si Noah ang nanguna sa praying. Pagkatapos ay tinago na ang Ouija board at baso na ginamit. Pero hindi pa dito matatapos ang kwento.
meron pang paranormal na mangyayari na hindi ko inaasahan. So, abangan nyo ang susunod na parte ng Anino sa Dilim. Ituloy na natin ang kwento. So, umuwi na kami pagkatapos ng orakulo na naganap. Medyo hindi maganda sa pakiramdam ko. Parang ang bigat. Pagka-uwi sa bahay, naligo, kumain at nag-review para sa exam bukas. Then kamustahan sa text kanila Nika at Luke at Noah. Mostly ang usapan ay sa midterm exam. Wala na yung creepy something na ginawa namin. Pagkatapos nun, nanood lang ng balita. Then natulog na. Then kinabukasan, nag-meet muli ang tropa. Hindi na namin ginawa ulit yung oracle sa Ouija. Parang nawala na sa isipan namin. Nag-banding na lang kami sa SM Fairview. Tamang gala lang. At pagka-uwi, ligo, kain, then review para sa midterm exam. Medyo late na rin ako natulog nun. Mga 2 a.m. na ako natapos. Umiga na agad ako. Kasi need ko makapasok ng 8 a.m. para sa midterm exam. Hindi naman ako inaantok pa siguro dahil sa kape na inom ko. Nung nasa pagitan na ako ng pagitlip ko, merong biglang sumulpot na anino. Nahugis tao sa gilid ng kwarto ko. Nakaupo sa sulok. At sa pagtataka ko, gusto ko tumayo. Pero hindi. Hindi ako makakilos, makagalaw. Gusto ko magsalita. Pero walang nalabas sa boses ko. Kinakabahan na ako. Alam kong hindi pa ako tulog. At gising na gising pa ang diwa at presensya ko. Alam kong nangyayari sa paligid. Hindi talaga ako makakilos. Para bang naparilsa ang katawan ko nun. Yung anino sa sulok, nakapulong siya doon. Pero ang creepy, tumagal siguro yun ng 10 segundo. Saka naglaho ang anino. Pagkatapos nun, para ako nagabol ang ininga. Then mabigat sa pakiramdam. Mabilis rin ang pulso ko. Then nilamig. Wala naman aircon sa bahay. Nakapatay pa ang electric pan. Dahil sa kaba, binuksan ko ang ilaw. At mga alas 3 din ako nakatulog nun. Nagtakip na lang ako ng kumot. At natulog ng tuluyan. Nakapasok naman ako para sa midterm exam. Pero parang kulang sa tulog. Pagkatapos ng midterm exam, umuwi na at dahil walang exam para bukas, need ko bumawi ng tulog. Pero hindi pa ako inaantok. Gusto ko lang maiga at magpahinga. Pero hindi pa pala tapos ang pagpaparamdam ng anino. Naulit ang pangyari pero this time, mas malapit na siya sa akin. Nakatayo malapit sa higaan ko. Natila pinagmamasdan ako. Hindi mo talaga maninag ang sura niya. Kasi ubad ng itim. Hindi mo rin masabi na anino yun. Ganun pa rin, hindi ako makakilos. Tinay kong paggalawin ang daliri ko sa kamay. Then yun, nakawala na ang katawan ko sa pagkaparalisa. Tumagal yun ng 20 segundo. Sa tansya ko lang. Para bang may dumadagan sa'yo na mamigat na bagay. Kinabukasan, nagpakonsulta ako sa doktor. At niresetahan ako ng antidepressant na gamot. Parang clomipramin o imipramin ata yun. Basta yun yung naalala ko. Then melatonin, sleeping pill. Pero pagkatapos magreseta ng doktor, biglang nasabi, "Dodong, yung anino na nakita mo, isa yung black entity. Lapitin na mga bagay, lugar o tao na may bad aura. Halimbawa, nagkaroon ng away, takot, zelos o mga krimen nangyari. Parang doon sila nakakuha ng lakas sa mga bad aura o negativity sa paligid. Hindi sa tinatakot kita, pero ako na-experience din yan." Diba, doktor yun? Bakit siya nagsasabi ng ganun sa akin? Nagtayuan ang mga balibo at kinilabutan ako sa mga nasabi niya. "Dok, so anong gagawin ko? Nakakatakot." "Uminom ka ng tubig at iwasan ng kape. Then magpray bago matulog. Mukhang kulang ka sa pananampalataya. Mukhang nakalimot ka. Kaya ka nakaka-experience ng sleep paralysis." "Oo, doktor ako. Pero meron pa rin mga bagay-bagay na mahirap mapaliwalag na siyensya. Bali, binabalasi ko lang ang siyensya at spiritual na paniniwala ng mga tao." Ewan, kinalubutan ako lalo sa mga sinabi niya. Nagbigay rin siya ng advice kung paano makawala sa sleep paralysis.
I-try mo muna pagalawin ang mga daliri para makawala ka sa pagkaparalisa. Then huwag matulog ng katihaya sa halip patagalit ka matulog. Kasi madali na nila magawa ang mga bagay na gusto nila mangyari ay yung matakot ka at mabigla, para kasi ito yung pagkain nila, yung takot na nagmumula sa tao o mga negativity, bad aura sa paligid. Isa itong spirit na nilaman ng kasamaan, pagkasuklam, pagkamuhi o pagkapuot at punong-puno ng galit at pagiganti. Pagkatapos ng pagkonsulta ko kay Doc, ay ginawa ko naman ang mapayo at nag-take rin ako ng antidepressant, uminom rin ng tubig, then nagdasal ng timtim, then patulog na. Nung nasa pagitan na ako ng pagtulog ko, naidilat ko muli ang aking mga mata kasi naramdaman kong parang nangyari ulit ang sleep paralysis. Lumingaling ako sa kwarto ko, wala ang anino. Nung laking gulat ko, nasa taas na noo ko, kitang kita ko ang mapupulang ilaw ng mata nito. Ganun pa rin, ubod ng itim. Hindi ko maintindihan ang mga binubulong nito sa akin. Parang isang hayop na galit. Simula nangyari yun, hindi na ako naka-experience ng sleep paralysis. Hindi kaya nagtagumpay na siya, takutin ako, at nagawa na ng anino ang pakay nito sa akin. Napagkwentuhan din namin nila Nika at Luke, pero itong si Luke ang nakaranas ng kaparehong sleep paralysis na naganap sa akin. Kung nag-hallucination ako, bakit parehas kaming naranasan? Hindi kaya ang tunay na dahilan ay ang orakulo ng Ouija ang naging tulay para mabuksan at makaranas kami ng pagdalaw ng anino sa dilim. Share ko lang po yung experience ng kuya ko pag may pagkakataon. Kasi napagkwentuhan namin magkakapatid. Alam nyo na, banding namin walang magkakapatid. So ayun nga po, kahit kwento lang, talagang nakakakilabot para sa akin. Noon daw na nakikinod sila ng tropa niya na si Kuya Joseph at si Kuya Lake sa kapitbahay. Mga alas 10 pasado na siguro yun ng gabi. Nakikinod lang kasi, alam nyo na noon, hindi lahat nabiyaan ng TV. Yun na nga, nakikinod sila nang hindi sinasadya yung isang tropa niyang si Joseph na patingin sa bintana. Yan yung bintana sa likod ng bahay na pinanonoorin nila ng TV. Ayan din yung bintana sa tabi ng bahay namin. Bale yon yung bahay na wala nang nakatira. At yung itsura ng bahay na yan is kahoy na may taas at tabingi. Nakatira lang din kasi kami sa squatter noon. Ayun nga, napatingin siya sa bintana nang hindi sinasadya. Bintana sa taas, sulyap na kasi agad yun kahit nasa baba. Walang taas ang bahay. At di inasahan, may isang matandang babae ang nakatitig din sa kanya. Sobrang kinilabutan siya. Kaya naman, agad-agad niyang kinalabit ang aking kapatid na noon ay nanonood. Roy! Roy! Bakit? Huwag kang matatakot ha. Anong huwag kang matatakot? Basta huwag kang matatakot. Ano nga yun? Alam mo yung bintana sa tabi nyo? Anong meron? Huwag ka muna lilingon. Tumingin ka ng dahan-dahan sa bintana. Ano yun, boy? May babae? Kaya nga, kanina ko pa yung nakikita. Pre! Pre! Bakit, pre? Dahan-dahan kang tumingin sa bintana dyan sa tabi ng bahay namin. Bakit, pre? Anong meron? Pre, sino yun? May matandang nakaitim. Nakatitig ba siya sa atin? Hanggang sa nagtakbuhan sila dahil sa pasimunan lake. Ang masaklap lang is madadaanan ng kuya ko yun bago siya makauwi sa amin. Kaya wala siyang choice
Takbo siya ng mabilis na mabilis at di na lumingon pa. Actually po, sa bahay na yan, madami talaga kaming na-experience. Pero di na namin alam if may namatay ba dyan or dahil abandonado lang kaya binahayan na. Bali, ang ilalim kasi ng mga bahay doon at nang tinira namin noon, isa pa na puro basura. Makitid pa ang mga daan papasok sa amin. At yun niya ang mga na-experience dyan is may sisit-sit. Pagdadaan ka, may manggagaya. Isa lang to sa mga karanasan na narinig ko sa kanila. Pero alam kong sobrang dami pa niyan at ganun din sa karanasan ko. Kung may pagkakataon, magsishare din ako. Pero sana nga po ay isa rin to sa mapili nyo. More power po, Lods. Cherian niya po pala, sana po mapanood ko rin to. At sana makagawa pa kayo na marami dahil sobrang ganda ng animation nyo at ng mga kwento. Yun lang, salamat. Hi sir, ako po si Enrico, taga Cavite. Isishare ko lang po sana sa inyo ang unforgettable and one of the scariest experience ko. Sana po lagyan nyo ito ng pamagat na aninag. Taong 2015 po, nang ako ay magtrabaho bilang isang tubero sa isang plumbing company naka-assign sa Fairview, isang condo village na walking distance mula sa SM Fairview. Ang pasok ko po ay 8 a.m. to 5 p.m. in my OT na sigaran hanggang 4 hours, depende sa trip mo. Noong mga panahon na yun, bago pa ang bawat building na ginagawa at may 6 na building na ang nakatayo. At ako ay na-assign sa Tower 3 kung saan ako nag-install ng mga linya ng tubig. Araw-araw kami nag-OT ng helper ko at need ko din para sulit naman ang bawat araw dahil stay-in ako. Ang Tower 1 ang may pinakamabilis na progress ng mga oras na yun. At nabisoon ako ng aking foreman na doon magtrabaho sa susunod na linggo. Agad naman akong umuo sa aking amo. Isang araw, bago ako mag-off, may isa kaming kasama na dati na-assign sa Tower 1 na nagtatanong kung totoo ba daw na na-assign ako roon. Tumugon ako at kinumpirma na tama ang nabalitaan niya. Agad siyang marahang lumapit sa akin at nanginginig na nagsabi ng kanyang saloobin. Alam ko na gusto mo kumita, pero kung mahina ang loob mo, huwag ka na mag-OT sa tower na yun. Kung mag-OT ka man, siguraduhin mong may kasama ka sa oras na kailangan. Napatingin naman ako sa kanya at iniisip na tinatakot niya lang ako dahil siya ay kilalang palabiro sa aming trabaho. Pero ng mga oras na yun ay bakas ko ang takot at pangamba sa mukha niya na parang may minsan na siyang nasaksihan na hindi maipaluwanag. Kunyari ko na lang na tinanggap na biro lang ang mga yun. Hahaha, gago, wag ako. Tugon ko sa kanya at nagpatuloy na ako sa paglalakad papuntang destino ko. Lunes na sumunod na linggo, unang araw na magtatrabaho ako sa Tower 1. As usual, nagbilin ako sa helper ko na magsabi sa timekeeper na OT ulit kami 6 to 10 ng gabi at nagbilin na magkita kami sa Tower 1, 7th floor. Ang uling palapag ng gusali. Nagintay ako hanggang 6:30 pero di na bumalik yung helper ko. May mga electrician naman sa 6th floor na gumagawa kaya nag-umpisa na din ako magtrabaho at mga ilang sandali pa dumaan ang foreman ko at nag-abiso na di nag-OT ang helper ko at tinatanong niya if kailangan ko ng helper. Sumagot ako ng hindi dahil magaan naman ang trabaho ko that time. Pero di ko inaasahan na yun pala ang pinakamaling desisyon na ginawa ko habang nagtatrabaho sa lugar na yun. Alas 9:45 ng gabing iyon, 15 minuto bago matapos ang shift ay nirolyo ko na ang extension na ginamit ko at hassle talaga pag walang helper dahil sa dami ng bitbit ko. At sa kasamaang palad, umulan pa ng pagkalakas-lakas at sinabayan pa ng maliliwanag na kidlat, kitang-kita ang buong Maynila sa bawat pagkidlat. Matapos ko irolyo at ihanda ang mga gamit bago bumaba sa naturang building, napansin ko na wala na pala ang mga electrician sa ibabang palapag
at ako ay nakaupo at naghihintay na pumalo ang alas 10 para bumaba at mag-log out. 5 minuto bago matapos ang shift ay bumalik ako sa kwarto kung saan iniwan ko sa lababo ang mga kagamitan ko. Ang bawat kwarto ay di pa naman totally finished. Need pa finishing kumbaga at ang mga bintana ay di pa nakakabit. Sa totoo lang, noong mga panahon na yun ay kakaiba na ang nararamdaman ko. Ibang lamig ang dumadampi sa katawan ko. Naanimoy may aircon na nakatapat sa katawan ko. Habang kinukuha ko ang mga kagamitan ko ay napatingin ako sa malaking bintana. Tanaw na tanaw ang katapat na building. Bagamat madilim dahil walang ilaw sa palapag na yun ay tumingin ako sa bintana para makita kung malakas pa ba ang ulan at kung kaya kong suungin. At doon na naganap ang pangyari na hanggang ngayon ay di ko makakalimutan. Saktong pagtama ng aking paningin sa bintana, kasabay naman ng tsumempo ang isang malakas na kidlat at doon ko naaninag ang isang batang babae na kadamit na puti. Ang kanyang damit ay inimidamit na mga casual na manika nung araw at bagamat madilim ay nagawa kong makumpirma na siya ay babae. Bukod sa kanyang damit ay naaninag ko din ang kanyang buhok na nakatali. Di ko man lubusang nakita kung ano ang itsura niya, gawa ng tanging, ang kidlat lang ang nagbigay ng kaunting imahe niya. Sa maikling panahon ay alam ko na hindi ito normal at ito ay hindi tao. Alam ko sa sarili ko na siya ay ibang nilalang. At dala ng takot sa pagkabila ay naiwan ko ang mga kagamitan ko at dali-daling bumaba sa hagdan ng building. Hanggang sa nakababa na ako ng second floor kung saan naabutan kong nagkukumpulang pababa ng hagdan ang mga natirang electrician sa building at tawang-tawa sila sa itsura ko. At ako naman ay tulala sa kanila na di ako makapagsalita dahil sa nakita ko. At nang ako ay mapakalma ay nagkwento ko sa kanila ang nakita ko at isa-isa silang napailing. Ala eh, boy, matagal na katira yung batang babae na yan din eh, sa lugar na are. Ay, marami na kaming kasamahan ang makailang beses na pinagpakitaan ng kaluluwa na yan din eh. Kung kaya't wala nag-OT sa amin nang walang kasama din eh. Dahil minsan nang may binawian ng buhay sa aming mga kasama nang minsan napakita ang batang ire at siya ay natake sa puso. Marahang kwento ng isang electrician na pinapakalma ako. At doon ko naalala ang babala sa akin ng aking katrabaho na pinagsisihan ko dahil di ko pinakinggan. Sa kabilang banda ay maswerte pa din ako dahil walang nangyaring masama sa akin. Pero ganun pa man, matinding takot ang iniwan sa akin ng karanasan na iyon na magpahanggang ngayon sa tuwing umuulan at kumikidlat ay ang bata na iyon ang naalala ko. Maraming salamat po, sana mapicture nyo ang kwentong ito. Ito po ay tunay at hango sa aking karanasan.